And finally, naka-one name na po yung Facebook account ko. Effective po yung ginawa natin at ganun lang po kabilis yun. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkaaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo ang bagong update sa kung paano mag-one name ng isang Facebook account. Pwede mo na ulit i-one name yung Facebook account mo, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, makakapag-one name na po tayo in just 2 minutes. Para makapag-one name po tayo ay kailangan po natin gumamit ng isang VPN application. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po muna natin gawin ay i-login po natin ang ating Facebook account sa ating Facebook application. Pindutin lang po natin sa menu yung See Your Profile. At dito makikita nyo nga po na hindi pa po naka-one name yung Facebook account ko. Huwag po kayong mag-alala dahil in just 2 minutes ay naka-one name na po yan. At ngayon, simulan na po natin. Kapag nandito na po tayo sa menu ay pindutin lang po natin yung settings and privacy. Dito po ay makikita po natin yung settings at pindutin rin po natin yan. At para makapagbago po tayo ng name ay kailangan pindutin natin yung Meta Account Center. Dito naman po ay lalabas po yung Facebook account natin at pindutin lang natin yung profile natin. At lalabas po dito yung Facebook account na gusto nating i-one name, pindutin lang po natin yan. At syempre, lalabas din po dito yung name at i-click din po natin yan. At ngayon, makikita na po natin yung first name at last name ng ating Facebook account. At syempre, para makapag-one name, kailangan po nating i-remove or i-delete yung last name po natin. So dito, buburahin ko lang po yan, kaso hindi po lumalabas yung review change. Itatry ko po na lagyan ng space, then click natin yung review change. Ang problema nga lang po talaga sa pag-one name ay may lumalabas na first or last names on Facebook can be too short. So hindi po tayo makapag-one name gamit ang Facebook application. At ngayon, gawan po natin ang paraan yan. I-back lang po natin at i-exit. Make sure lang po na naka-install na po sa inyo ang Facebook Lite at punta po tayo dito sa Google Play Store. At dito po sa Google Play Store ay search lang po natin yung VPN na gagamitin natin na Singapore VPN. I-search lang po natin yan. At yung unang lalabas po dyan na Singapore VPN, ganito po yung itsura. Ayan po yung gagamitin natin. Pindutin lang po natin yung install at maghintay lang po tayo saglit. After po ma-install ay dadaan po yan sa security scan ng ating device para ma-make sure po natin na safe gamitin yung VPN application na ito. At dahil lumabas na okay naman gamitin ay pindutin lang po natin yung open na nasa baba. At ngayon, ma-open na po natin yung Singapore VPN. Kung makikita nyo po dyan ay hindi pa po tayo connected sa kahit anong server. Koconnect lang po tayo sa server ng Indonesia, pindutin lang po natin yung plug na nasa gilid, at dito makikita po natin yung server ng Indonesia. Pindutin lang po natin yan at koconnect po tayo dyan, at para makakonnect ay pindutin lang po natin yung nasa gitna. At dito, pindutin lang natin yung allow, may lalabas lang po na ads dyan, and after po nyan, may lalabas po na connection request. Siyempre, pindutin lang po natin yung OK. At kailangan lang po natin maghintay saglit. At yan, finally, connected na po tayo sa ating Singapore VPN. Ang ibig sabihin ay pwede na po tayo makapag-one name. At ngayon, simula na po natin. Sabi ko nga po kanina ay gagamit po tayo ng Facebook Lite para i-login at i-open yung Facebook account natin dito para makapag-one name. Pindutin lang po natin yung tatlong line sa gilid. At dito naman po ay kailangan lang po natin i-scroll down at hanapin natin yung settings and privacy. Click lang po natin yung settings at katulad lang po ng ginawa natin kanina ay makikita po natin dito yung Meta Account Center at pindutin lang po natin yan. At dito makikita po natin yung mismong Facebook account na profile natin at i-click lang po natin yan. Lalabas po dito yung Facebook account natin na i-one name at pindutin lang rin natin yan. At ngayon may lalabas po dyan na name at username. Para makapag-one name at mabago natin yung pangalan natin, pindutin lang po natin yung name. Dito makikita na po natin yung first name at last name ng ating Facebook account. At syempre, para makapag-one name po tayo ay kailangan po nating i-remove or i-delete yung last name po natin. Ang next step ay kailangan na po nating i-remove or tanggalin po natin yung last name po ng ating Facebook account. Dito makikita nyo ay hindi nga po lumabas yung review change na nasa baba. Ang advice ko sa inyo ay lagyan nyo po ng isang space. After po natin malagyan ng isang space ay lumabas na po yung review change. Okay na po yan at pindutin lang po natin yung review change. At dito, lalabas na po yung itsura ng Facebook account mo na naka-one name. Take note lang po na after 60 days ulit bago ka makapag-change name. Click lang po natin yung save changes at may nakalagay na name updated successfully. At ngayon, i-double check na po natin kung talaga bang naka-one name yung Facebook account natin. At syempre, para ma-double check natin kung talagang naka-one name na yung Facebook account natin, ay i-exit po muna natin or i-back po muna natin.
kailangan natin pumunta dito sa ating profile at i-click lang po natin yung view your profile. And finally, naka-oname na po yung Facebook account ko. At dahil nga gumamit po tayo ng Facebook Lite sa pag-oname ng ating Facebook account, ay kailangan nating i-double check din sa Facebook application kung naka-oname ba ito. At ngayon, i-exit lang po muna natin. Buksan natin ang ating Facebook application para ma-check kung naka-oname na, pindutin lang natin yung see your profile. And finally, naka-oname na po yung Facebook account ko. Effective po yung ginawa natin at ganun lang po kabilis yun. Just take note lang po na after 60 days po ulit kayo makapag-change name. At dahil successful naman yung pag-oname ng ating Facebook account, ang next step naman po ay i-delete or i-uninstall yung VPN application na ginamit po natin. Dito ay pindutin lang po natin yung Singapore VPN. Kailangan lang po natin mag-disconnect, pindutin lang po natin yung nasa gitna. Are you sure to disconnect? Pindutin lang po natin yung yes. May lalabas lang po na ads at i-close lang po natin yan. At dahil nakapag-disconnect na po tayo dito sa ating VPN application, ay pwede na po nating i-delete or i-uninstall po yung VPN na yan. I-hold lang po natin yan, i-click lang po natin yung uninstall, then click ulit natin yung uninstall. Ayan, finally na-uninstall na po natin yung VPN na ginamit po natin. Ang tanong ng karamihan, mananatili ba na naka-oname yung Facebook account mo kahit deleted or in-uninstall mo na yung VPN application? Ang sagot po ay yes. Mananatili pa rin pong naka-oname yan. So dito pinapakita ko sa inyo na ilang beses ko po yung nirefresh at naka-oname pa rin po yung Facebook account ko. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-oname ng isang Facebook account. Ang simpleng reminder ko lang po sa inyo ay after 60 days po ulit kayo makakapag-change name. Kung mapapansin nyo po ay kailangan po natin gumamit ng isang VPN application para makapag-oname. Ang tanong, bakit nga ba? Malaking tulong po kasi yung VPN para makakonect po tayo sa server ng ibang bansa. Sa ngayon po kasi ay hindi pa po available yung OneName na feature dito sa Pilipinas. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. Before matapos tong video na to ay may gusto muna akong i-shoutout. Big shoutout nga pala kay Ate Mika Bacanlas at sa Si Maya Garden Resort. At kung bago ka lang ang tapadaan ka dito sa YouTube channel ko ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may waga notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!